Ang former champion na si Adrian Broner ay naniniwala na si Errol Spence Jr. ay malaking pagsubok talaga kay Manny Pacquiao. Buo ang paniniwala ni Broner na ang undefeated American ay talagang masaktan ng husto itong si Pacman. Ngunit bago yan, 1-2-3 combination muna tayo. Paklik na lang ang subscribe, bell button at all para lagi kang updated sa bago nating videos araw-araw. Sa interview ng AS News, si Broner ay nagsabing si Spence ay gagamitin ang kanyang jabs para ma-set up ang kanyang powerful left hand kontra kay Pacquiao sa kanilang bakbakan ngayong August 21. Errol gonna hurt him bad, yan ang sabi ni Broner. Gagamitin daw ni Spence ang kanyang jabs, ang kanyang reach, iiwas si Pacquiao papuntang kaliwa at doon na siya banatan ng kaliwa ni Spence. Si Spence ay may 4 inches na mas matangkad kumpara kay Pacquiao at may 5 inches advantage at ito daw ang gagamitin niya kontra sa boxing legend na 8th division world champion na si Pacman. Si Broner at Pacquiao ay naglaban noong January 2019 at nanalo si Pacquiao sa pamamagitan ng unanimous decision para madipinsahan ang kanyang WBA regular welterweight champion belt. Si Pacquiao ay 42-year-old ay naging WBA super champion na binawi ang kanyang belt ng WBA at ibabalik din ito bago mangyari ang salpukan nila ni Errol Spence Jr. para maging unification fight ang laban. Si Pacquiao naging inactive ng 2 taon mula ng kanyang tinalo si Keith one-time tournament noong July 2019. Samantalang itong si Errol Spence Jr. naman ay nanggaling sa unanimous decision kontra kay Danny Garcia noong December 2020 at nadipinsahan ang kanyang WBC at IBF belt. Si Broner ay nagsabing si Spence ay may kakayahang i-knockout si Pacquiao pag gamitin lang ang kanyang size advantage. Si Errol daw ay talagang sobra ang laki, sobra ang lakas para kay Pacquiao. Sigurado daw na hindi matatapos ni Pacman ang buong laban. Sa panahon ngayon, masyadong matunog ang pangalan ng 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao sa boxing world. Sa kasalukuyan kasi babalik si Manny Pacquiao sa boxing ring laban sa tinaguriang hari ng welterweight na si Errol "The Truth" Spence Jr. Si Pacquiao mismo ang nagpost sa kanyang social media account na lalabanan niya ang unified welterweight champion na si Errol Spence Jr. sa paparating na August 21. Maliban pa sa mga announcement sa laban nila ni Spence, ang pangalan ni Pacquiao ay naging matunog lalo na sa mga boxing headlines. Kahit sa kasalukuyan siya ang underdog sa kanilang laban, mahal pa rin ng mga fans si Pacman. Si Pacquiao sa edad na 42 years old ay isa pa rin mapanganib na fighter na maaaring maging banta sa mas bata na si Spence na may edad na 31. Huling laban ni Pacquiao ay naganap 2 taon na ang nakalipas. Nakapunto si Pacman ng knockdown at nanalo siya ng 12-round decision laban kay Keith Thurman. Ang laban ay ginanap sa Las Vegas. Dito sa edad na 40 talagang napakalakas at napakabilis pa rin ni Pacman. Sa paparating na August 21, ang pitsa na pinakamatunog at malupit na bakbakan sa kasalukuyan. Ito ang salpukan ni Pacquiao versus Spence. Inaasahan na maging malakas ang bintahan sa pay-per-view. Laging patok at matunog ang pangalan ni Pacquiao noong nalaman ng mga netizens na lalabanan niya si Errol Spence Jr. Ito ang bakbakan ng 2 malalakas na offensive player sa larangan ng boxing lalo na ito ay nasa welterweight division, ang pinakamatunog na division ng boxing sa ngayon. Kahit ano ang maging resulta sa laban na ito, manalo man o matalo, manatiling legend pa rin si Manny Pacquiao sapagkat tinanggap niya ang pinakamapanganib na laban sa kanyang boxing career. Salamat sa inyong suporta, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.